First Lady Cintideo, Maria Cristina Coelho Ramirez. When I assumed office last June 13, I accepted the challenge and responsibility to set the direction that will make our beloved city and our people rise again from the neglect inflicted in the past. I put forward the need to overturn the system wherein those in power monopolize and squander the city's wealth while our people working are left in despair and misery and deprived of their rights and dignity. I called for unity for all sectors and stakeholders so that together we can build a new Tarlac City that we can all be proud of. We identified festering concerns that required immediate attention, such as the garbage problem, traffic congestion, the plight of market vendors, and the city's financial status, among many others. Maghuhulat po ako ngayon sa inyo tungkol sa mga nagawa ng aking administrasyon pagkatapos ng 100 araw o my first 100 days ng aking panunungkulan. Ang aking ulat ay sasaklawin ang aking mga pangako mula sa aking inaugural o unang araw ng aking pag-upo bilang kauna-unahang babaeng alkalde sa ating lungsod sa loob ng 220 taon or 228 years. Gayun din ang aking mga pangako noong panahon ng kampanya. Unang, tungkol po sa budget. Sa kasalukuyan, ang pamahalang lungsod ay may utang na 579.5 million at payables na 127.8 million. 158.5 million ay automatikong inaawas sa ating tira, kaya kulang tayo ng 657.6 million para kustusan ang ating gastusin sa taong kasalukuyan. Napakahirap po ang sitwasyong iniwan ng nakaraang administrasyon. Ano po ang ating ginawa? Para tayo makatawid, naghigpit po tayo ng sinturon. Naghanay tayo ng mga prioridad na paglalaanan ng kakaunting pondong binatnan natin. At tulad ng aking ipinangako, inunan nating pinagkagastusan ang mga serbisyo at tulong na kailangan ng taong bayan at ipinagpaliban muna natin ang mga proyektong hindi tiyak ang pakinabang ng mga Tarlakenyo. Ang atin pong nakikitang solusyon dito ay ang tinatawag nating loan buyout. Bibilhin po ng ibang financial institution ang ating utang at sa kanila tayo magbabayad sa mas mababang interest. Maari din tayong lumapit sa Department of Finance sa pamamagitan ng Municipal Development Fund. Sa ganitong paraan, makakatipid tayo ng mula 15 million hanggang 18 million bawat taon sa pagbabayad sa interest. Sa pagbabayad sa interest sa utang ng nakaraang administrasyon. Dahil po dito, magkakaroon na tayo ng pondo na tiyak gagamitin sa mga programa at serbisyo na direktang pakikinabangan ng taong bayan tulad ng mga ipinangako natin. Pangalawa, tungkol po sa mga kontratang pinasok ng nakaraang administrasyon. Pinaiimbestigahan natin ang mga kontrata at kasunduang ito na naging dahilan ng pagkalugi o pagkawala ng kita ng pamahalaang lungsod. Pagkatapos ng masusing pag-aaral ng City Legal Office, ito po ang kanilang mga natuklasan. Napupunta sa mga pribadong bulsa ang pakinabang habang ang mga market vendors
at iba pang mamamayan ay inalisan ng pagkakataong makapaghanap buhay dahil dinoble ang upa sa mga pwesto at ipinataw sa kanila ang mga mababagsik na patakaran. Ang City Legal Office po ay nasa proseso na ng pagkakansela ng mga kontratang ito na nagpapahirap sa taong bayan. Subalit, sa mga kontratang kung saan pumayag silang magbayad ng tamang halaga ayon sa fair market rental, ay bibigyan natin sila ng second chance na ayusin nila ang kanilang mga upa sa mga kondisyong makakabuti sa taong bayan. Halimbawa po ang kontrata ng Ladaran Pure Gold sa downtown public market. Ayon sa masusing pagsasaliksik, mahigit 791,669,227 pesos and 92 centavos ang mawawala sa kabangyaman ng lungsod kung hindi ipapawalang bisa ang kontrata sa Pure Gold. Kung ipapaupa natin ang pwestong na ibigay sa Ladaran Pure Gold gamit ang market code rate, ang upang dapat maibayad sa lungsod ay magkakahalaga ng 827,516,160 pesos. Pero dahil sa halatang pakikipagsabwatan ni Ladaran, kikita lamang ang lungsod ng 35,846,932 pesos and 8 centavos. Sa Makatwid, 791,669,227.92 centavos ang kapalit sa pag-alis sa karapatan ng mga orihinal at lehitimong vendors at ang halagang ito ay nawawala sa loob ng 30 taon kung magpapatuloy ang ganitong sistema. At bilang patunay na hindi marapat na pagpapaupa sa nasabing parte ng palengking ito, natuklasan na itinaboy ang mga ordinaryong manininda na matagal nang namumupahan dito upang maipaupa ito kay Ladaran sa halagang 70,000 pesos lamang kada buwan. Napakalinaw na kumikita si Ladaran ng 630,000 buwan-buwan pakinabang na dapat mapunta sa lungsod pero sa kasamaang palad ay ipinamigay sa mga taong talaga namang sobrang pinagpala. Sa loob ng 30 years, ang Ladaran po ay kikita ng halagang mahigit 326 million dahil lamang sa pagpapaupa niya sa palengking hindi naman niya ginastusang ipinatayo. Kahit paano natin tignan, ang lungsod ay laging lugi at pinagsasamantalahan sa kontratang ito. Dapat ding repasuhin ang kontrata ng Paliparan Central Market Corporation sa Uptown Market dahil sa iba't ibang mga paglabag sa kontrata. Maliban sa ito ay marumi, sira-sira o kulang ang mga pasilidad tulad ng drainage. Biktima rin ang mga vendor sa sari-saring pang-aabuso. Nagbabayad sila ng mula 50,000 hanggang 400,000 bawat pwesto para lamang makapagtinda sa loob ng 3 taon. Kung susumahin natin ang 1,200 market vendors na nagbabayad ng average na 150,000 na occupancy fee, 180 milyon ang kikitain nila sa anomalyang ito mula pa lamang sa occupancy fees habang lalong nababaon sa kahirapan ang mga vendors kung hindi tayo gagawa ng mapagpasyang aksyon sa Uptown Market. Binanggit po natin noon ang malungkot na kinahihinatnan ng ating mga market vendors group kung paano sila pinabayaan at sa halip ay pinaboran ang mga malalaking negosyante at stall cartels. Dahil sa malasakit natin sa mga ordinaryong market vendors, agad po kaming gumawa ng mga hakbang at napasang-ayon natin ang Paliparan Uptown Market upang makamit ang mga vendors ang kanilang mga kahilingan tulad ng 1.
pagtanggal sa occupancy fees, pagtigil sa paniningil ng doble sa mga vendors, pag-alis sa mga kartel na nagpapahirap sa mga lehitimong mga vendors. Number 4, pagbawal sa pagtitinda sa pagpapaupa sa pasilyo ng mga stalls. Number 5, tanggalin ang mga pwestong itinayo sa parking lot ng Uptown Market. At panghuli, may tutulong sa kanilang kooperatiba upang magkaroon sila ng puhunan at makalaya sa mga yusurerong nagpapautang ng 5-6. Tulad po ng aking ipinangako, uunahin natin ang kapakanan ng mga Tarlakenyong maninindi sa Downtown at Uptown Market sa pag-review sa mga kontrata bago ang mga malalaking negosyante. Ang akin pong mensahe sa mga Uptown vendors at Downtown vendors, huwag po tayong mainip at sana ay patuloy tayong maging matatag. Nandito kami upang ipaglaban ang karapatan ng bawat isa sa inyo. Sa malaot madali ay mangingibabaw ang katarungan at maibabalik ang inyong karapatan bilang mga Tarlakenyo. Muli po ang aking pakiusap, sama-sama po nating ituwid ang mga kamalian ng nakaraan. Sa slaughterhouse, nakumbinsi natin ang operator dito na itaas ang rentang kanyang ibinabayad sa pamahalaang lungsod mula 200,000 kada taon at ngayon ito ay naging 1.1 million o lumaki. O lumaki ang renta ng 600% na papasok po sa kabangyaman ng ating lungsod. 900,000 po ang pondong maidaragdag sa kabangyaman ng lungsod na gagamitin sa mga serbisyong pangtaong bayan. Ito po ay isa sa mga pinaghirapan nating negosyasyon. Pumayag na rin po ang operator ng slaughterhouse na ibalik sa pamahalang lungsod ang kalahati ng lote na inalaan sa kanila upang magamit natin ito para sa iba't ibang proyekto ng ating lungsod. At nangako rin po sila na ititigil ang mga paglabag sa karapatan ng mga maliliit na hog raisers na aayusin lahat ng mga kakulangan nila sa slaughterhouse at susunod pa rin sila sa mga pagbabayad ng mga regulatory fees ng walang karagdagang singil sa mga hog raisers at consumers. Nakumbinsi din po natin ang MSR Dialysis Center na sila na ang magbabayad ng 220,000 bawat buwan na upa sa kanilang pwesto na dating binabayaran po ng pamahalaang lungsod. 2.6 million ang magiging savings natin sa isang taon sa negosyasyong ito. Sila na rin ang magbabayad sa mga doktor na dati po ay sinuswelduhan ng pamahalaang lungsod. Nadoble rin po natin ang free dialysis sessions para sa mga PhilHealth members na dati ay 45 sessions lang. Subalit ngayon po, may libreng 90 sessions na po sila. At bilang karagdagang tulong sa ating mga kababayan, magbibigay ang pamahalaang lungsod ng karagdagang libreng 3 sessions na nagkakahalaga ng 8,100 pagkatapos ng 90 free PhilHealth sessions. Itinigil na po natin ang pag-upa ng pamahalaang lungsod sa Palm Plaza na nagkakahalagang 1,020,425 bawat buwan. Ni-repair at ni-renovate po natin ang isang building sa Tarlac Plaza
at lumipat na rito ang mga opisinang dating umuupa sa Palm Plaza. Nakatipid tayo ng mahigit 1,000,000 kada buwan sa pag-alis ng ating mga opisina sa Palm Plaza. $300,000 din ang kupa ng nagdaang administrasyon sa isang compound na kung saan doon inilalagay ang mga luma, sira-sira at karne norteng mga sasakyan ng pamahalang lungsod. Inalis na po natin ang mga sasakyan sa nasabing compound at ipinawalang bisa na ang kontrata. Ang may-ari po ng lote na siya ring may-ari ng Palm Plaza. Sa mga kontrata lamang sa kanila, nakatipid po tayo ng 1.5 million kada buwan o 18 million taon-taon. Ito po ay mga panimula, ngunit makabuluhang mga tagumpay na ating nakamit sa unang 100 araw ng aming administrasyon. Tulad po ng aking ipinangako noong unang araw ko bilang alkalde, ang taong bayan ang unang-unang makikinabang sa bunga ng mga pagsisikap na ito. Tungkol po sa problema sa basura, pinag-aralan po natin katuwang sina Sir Teddy Villamil, ang ating Waste Management Consultant, at Sir Maximo Gamido, Officer in Charge ng Senro, ang kontrata sa pagitan ng pamahalang lungsod at ng Metro Waste Solid Waste Management Corporation, ang contractor po ng basura. Magtatapos ang kontrata ng Metro Waste sa darating na December 2016 at ngayon pa lamang ay pinag-aaralan na natin ang posibilidad na ang pamahalang lungsod na ang mangangasiwa sa pangongolekta ng basura sa susunod na taon. Bilang paghahanda, kasalukuyang kinukumpuni ang ating mga truck na gagamitin. Sa susunod na mga araw ay atin nang paaandarin ang Material Recovery Facility o MRF sa Barangay Tibag para sa recycling ng basura. Hahanap tayo ng pondo mula sa National Agency para makapagpatayo ng mga mini MRF sa mga distrito ng 6 na distrito ng lungsod. Sa problema po sa trapiko, nagpapatupad po tayo ng alternatibong traffic scheme na nagpabilis sa daloy ng trapiko sa kabayanan. Nagpapasalamat po ako sa business sector, riding public, commuters at sa mga TODA at JODA sa kanilang kooperasyon upang unti-unting malutas ang problema sa trapiko. Mayroon pa rin po tayong mga choke points pero may solusyon na po tayong ginagawa para rito. Sa tulong po ni Engineer Jose Dungka, head ng City Transport and Traffic Management Group or CTTMG, binuksan po natin ang Salazar Street sa May Don Bosco at magkakaroon ng alternatibong ruta mula MH Del Pilar Street at Juan Luna Street patungong MacArthur Highway. Hinikayat po natin at bibigyan ng financial assistance na 20,000 bawat isa ang 17 pamilyang informal settlers para lumipat sa relocation site para mabuksan po natin ang nasabing daan. Inaasahan po natin na luluwag ang trapiko sa kanto ng Juan Luna Street papuntang Metro Town Mall, gayon din ang papasok sa Don Bosco. Binuksan din po natin ang Gate 1 at Gate 2 ng Capitol Gardens Subdivision sa Barangay San Roque para magkaroon ng alternatibong ruta mula sa Zamora Street papuntang Capitolio, NBI, SSS, DBP at Tarlac National High School. Luluwag ang Zamora Street at Barangay San Roque.
May mga alternatibong ruta pa ang pinag-aaralan natin na maaaring buksan para lumuwag ang daloy ng trapiko dito sa ating syudad. Nagbukas po tayo ng 3 proyekto na nakatulong sa pagpapaluwag ng mga bangketa sa Eftañedo ng mga sidewalk vendors. Ang mga proyekto pong ito ay bunga ng ating hangarin na maging legal ang katayuan at ilagay sa tamang kalulugaran ang ating mga sidewalk vendors. Inaasahan natin na lalaki ang kanilang kita at makapagbabayad na sila ng mga karampatang buwis para sa kabangyaman ng lungsod at sila na po ay maging lehitimong mga negosyante ng ating syudad. Ang 3 proyektong ito ay ang night market na bukas mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, Sunday flea market na bukas tuwing araw ng Linggo mula alas 4 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, at street food alley na bukas araw-araw. Nasa panimulang yugto pa lang po tayo sa pagpapatupad ng mga nasabing proyekto. Pero sa kalaunan ay gagawin nating malinis at kaaya-aya sa mga turista, lalo na po ang pagtitinda ng pagkain. Kung noon ay ibinebenta ang mga pag-aari ng lungsod at inaalisan ng pagkakataong maghanap buhay ang mga Tarlakeño, tayo naman ay naghahanap ng paglulugaran para sa ating maliliit na mamamayang nais maghanap buhay ng disente at marangal. Inaanyayahan ko po kayong bisitahin at suportahan ang 3 market projects para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating local na ekonomiya, gayon din ang turismo. Dumako naman po tayo sa ating local revenues. Maliban sa mga nabanggit ko na kanina na ating nagawa sa unang 100 araw ng aking panunungkulan, mayroon pa akong ilang magagandang balita sa inyo. Ito po ay tungkol sa collection sa mga quarry, ambulant vendors at mga trucking. Ayon po sa certification ng Provincial Treasurer, 43,200 lamang ang koleksyon sa quarry noong September 2015. Pero mas lumaki ang koleksyon ngayon na umabot na sa 129,000 pesos ngayong September 2016, o lumaki po ito ng 200% increase. Koleksyon sa mga ambulant vendors, trucking at UV Express. July 2015, 60,900 pesos. July 2016, 223,460 pesos. Or an increase of 162,563 pesos. August 2015, 60,800 pesos. August of 2016, 265,680 pesos. Or an increase of 204,883 pesos. September of 2015, 69,200 pesos. September of 2016, 337,983 pesos. Or an increase of 227,783 pesos. Tapos na po ang mga araw ng pangungulekta ng walang resibo, peking tickets at diretsyo sa bulsa ang koleksyon ng walang napupunta sa kabangyaman ng lungsod. Umaasa po tayo na milyon-milyon po kada taon ang maipapasok sa ating kabangyaman dahil sa masigasig at matapat ang ating mga market at truck collectors. Mm.
Ito po ay isa lamang sa mga ipinagmamalaki ng resulta ng ating malinis na hangarin at tapat na layunin. Kung inyo pong matatandaan, ang aking mga pangako nung kampanya ay nakapaloob sa salitang HIPSSMA. H for Hospitalization Assistance at Hanap Buhay Pangkabuhayan. I, Insurance. P, PhilHealth at mga palarong pangkalusugan. S, Scholarships at libreng school supplies. M, libreng medisina at malinis, maayos at matahimik na pamayanan. At A, ayuda para sa agrikultura, allowances ng mga guro at senior citizens. Natupad ko na po ang mga mahahalagang bahagi ng aking mga pangako sa loob lamang ng 100 days. Sa hospitalization assistance, umabot na sa 1,836 ang ating mga kababayan na may karamdaman na tumanggap ng hospitalization, medical at financial assistances. Patuloy pa ang pamimigay natin ng iba't ibang gamit medical tulad ng libreng salamin para sa malinaw paningin na umabot na sa 54,854 sa kasalukuyan. 4,344 na libreng newborn kits para sa mga buntis o bagong panganak ang ating naipapamahagi mula noon hanggang ngayon. Namimigay na rin po tayo ng mga artificial na paa at susunod na po rito ang mga libreng wheelchairs, walkers, crutches at tungkod mula po sa DSWD. By 2017, parating ang ikalawang batch ng free hearing aid handog po ng Starkey US Foundation. 1,013 ang nabigyan natin ng burial assistances. Ukol naman sa hanap buhay at pangkabuhayan, binuksan na po natin at umandar na ang Tarlac City Water Lily Handicraft Livelihood Project sa Barangay Banaba, Armenia at Buhilit, na kung saan 51 pamilyang beneficiaryo ang nabigyan na ng pagsasanay. Ito po ay mula sa tulong ng Villar Social Institute for Poverty Alleviation and Governance o tinatawag nating Villar SIPAG Foundation. Isa sa mga dahilan na mabilis na pagtatayo ng proyektong ito ay noong sinimulan natin ang paglilinis sa mga ilog. Napansin natin ng isa sa mga sanhi ng pagbabara ng daloy ng tubig ay ang makapal na water lily na tumutubo dito. Imbes na itapon ang mga water lily, minabuti po natin na gawin itong produkto tulad ng mga tray, banig, chinelas, bag at basket para makalikha ng trabaho at nalilinis pa ang ating mga ilog at sapa. Sa kasalukuyan, kumukuha na ng orders ang ating Special Assistant for Cooperatives and MSME Development na si Ma'am Sheloy Shudian para sa ating Water Lily Handicraft Industry. Magbibigay po tayo ng puhunan sa mga interesadong gumawa ng handicraft pagkatapos maitayo ang kanilang kooperatiba. Magtatayo tayo ng Pasalubong Center o Tarlac City Arts and Crafts Center na kung saan ay maipakikita at maibebenta natin ang iba't ibang mga produkto ng mga Tarlakenyo, hindi lamang ang water lily. Para po magkaroon ng hanap buhay ang ating mga kababayan, namigay po tayo ng mga 10 nego cards, 16 business starter kits mula sa Dole sa pumumuno ni Engineer Arnold Samson. Kasama rin dito ang 40 veggie noodle machines, 13 units na smokehouse machines at packing machine sa tulong ng bottoms-up budgeting. Program po ito ng PUBDILG sa pakikipag-ugnayan ni Ma'am Susan Concepcion, our Department Head for Agriculture.
Mula po noong July 1, 2016, tayo po ay nakapagpasok na ng 241 manggagawa sa Clark at sa Tarlac City. Pagdating naman po sa insurance, 8,855 insurance coverage na ang ating naipamigay at maglalaan po tayo ng pondo para makapagbigay pa tayo ng karagdagang 7,000 free death and accident insurance coverage para sa taong 2017. Tungkol naman po sa PhilHealth at mga palarong pangkalusugan, maglalaan tayo ng pondo para makapagbigay pa ng mas maraming PhilHealth cards, lalo na para sa mga maralita. Inilunsad natin ang First Angels Cup Interscholastic Sports Tournament, ang isa sa mga pinakamalaking paligsahang pampalakasan ng mga estudyanteng atleta sa ating lunsod. Mula September 10 hanggang November 27 of 2016 o sa loob ng halos tatlong buwan, 2,571 estudyante mula sa 41 mga private at public schools ay magpapaligsahan sa 12 sports events. 1,086 pupils sa elementarya at 1,485 estudyante sa high school ang kalahok sa mga larong basketball, volleyball, table tennis, badminton, athletics, swimming, football, baseball, softball, at chess. Scholarships at libreng school supplies. 102 na ang mga scholars na kasalukuyang ipinoproseso ang kanilang mga dokumento. Maglalaan pa po tayo ng pondo para madagdagan pa ang ating mga scholars sa susunod na taon. Sa susunod na pasukan, sisimulan na po natin ang pamimigay ng libreng school supplies para sa lahat ng mga 41,287 pupils natin mula grade 1 hanggang grade 6 sa ating 88 public elementary schools. Letter M ay para sa medisina. Maglalaan tayo ng pondo at ilulunsad natin ang libreng butika para sa taong bayan. Para naman sa maayos at matahimik na pamayanan, pinag-ibayo po natin ang paglaban sa droga at kriminalidad. Umabot sa 2,368 ang mga drug users at pushers ang sumuko sa ating PNP. Isa po tayo sa mga naunang nagsagawa ng mandatory drug testing para sa lahat ng mga kawani ng local na pamahalang lunsod natin noong unang buwan ng aking pag-upo bilang inyong alkalde. Nitong Biyernes, 14 ng Oktubre, matagumpay nating naisagawa ang Tarlac City Anti-Dangerous Drug Summit na dinaluhan ng City at Barangay Anti-Drug Abuse Councils, kung saan naging panauhing pandangal natin si Senator Sonny Angara bilang inducting officer sa panunumpa sa tungkulin ng kadak at mga badak. Sa summit na ginanap ay nagbigay tayo ng 50,000 cash incentive sa bawat isa sa mga barangay na idiniklara ng PNP na drug unaffected. Ito po ay ang Barangay Buena Vista, San Juan de Mata at Santo Domingo. Pag-iibayuhin pa po natin ang ating kampanya laban sa illegal na droga hanggang maging drug cleared ang natitira pa nating 73 barangays. Palalakasin po natin ang suporta sa ating kapulisan sa kanilang offline tokhang at iba pang programang tulad ng tugis bilis sa pagsugpo ng kriminalidad. Nananawagan po kami sa ating mga punong barangay na suportahan po natin ang kampanya ni President Rodrigo Roa Duterte laban sa illegal na droga. Kailangan po natin ang kapayapaan at kaayusan bilang isa sa mga pundasyon sa pag-unlad ng ating ekonomiya.
Kung laganap po ang kriminalidad, mahihirapan po tayong manghikayat ng mga mamumuhunan o investors na magbubukas ng mga bagong negosyo sa ating lungsod. Kaugnay po sa ating kampanya laban sa illegal na droga, nagbigay tayo ng suporta sa PNP Reformatory Center sa Camp Makabulos. Nito pong July 24 hanggang August 4, 2016 ay nagpatupad tayo ng Bayanihan Sandbagging Project na nilahukan at sinuportahan ng mga barangay volunteers, barangay officials, iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga non-government organizations. Maraming salamat po sa mga tulong sa ating sandbagging operations. Kahit paano ay naibsan po ang pag-alala ng ating mga kababayan tuwing dumarating ang malalakas na ulan. Ayuda naman po para sa agrikultura, allowance para sa mga guro at senior citizens cash gift allowance. Sa agrikultura, meron po tayong 4,430 na magsasaka mula sa iba't ibang barangay. Nakapamigay na po tayo ng binhing gulay, pataba sa lupa, Nubian hybrid goats, mga lambat sa pangingisda at crop insurance. Naglunsad din ng mga pagsasanay para sa wastong pagpapalaki ng mga hybrid Nubian goats at paggawa ng mga pinausukang tinapa. Sa pagsisikap ng inyong lingkod, 17 pong magsasaka sa Barangay Batang-Batang at San Pascual ang tumanggap ng daños perwisyong nagkakahalagang 300,000 pesos dahil sa pinsalang tinamo ng kanilang bukid mula sa polusyong dulot ng Bounty Fresh Poultry Farm. Nakapagbigay po tayo ng 30 shallow tube wells na may bombang patubig, 4 na rice reapers at 13 tinapa making machines para sa iba't ibang barangay. Kasalukuyan pong isinasaayos ang mga farm implements, kabilang na ang dalawang traktora para maipagamit ng libre sa mga magsasaka ng ating lunsod. 297 na magsasaka mula sa kabuuang 400 benepisyaryo ang tumanggap ng crop insurance na may halagang mula 1,700 pesos hanggang 7,000 pesos per farmer. Ito po ay bunsod ng pagkasira ng kanilang pananim dulot ng malakas na pag-ulan ng habagat. Ang kanilang tinanggap ay mula sa Philippine Crop Insurance Corporation. By 2017, sa tulong po ng presidente ng ating ng PCIC at kapanayam ni Sir Vlad Mata, nangako po sila na magbibigay ng 5,000 libreng crop insurance para sa ating magsasaka. Na kung saan ang nakaalat lamang ay 2,000 slots. So nagdagdag pa ng 3,000 additional slots ang PCIC. Ganyan po kinakalinga ng pamahalaang lunsod ang ating mga magsasaka. Ibabalik din natin ang allowance para sa 1,331 teachers sa ating mga pampublikong paaralan, gayon din ang cash gift allowance para sa 34,000 registered senior citizens ng ating lunsod. Pag-usapan naman po natin ang turismo. Ginanap po noong September 30 ang kauna-unahang Tarlac City Tourism Council kick-off party na dinaluhan ng 8,000 Tarlacenos. Ito po ang hudyat na tuloy-tuloy na ang pagpapaunlad ng ating lokal na turismo. Ito po ay sa tulong ng mga stakeholders tulad ng San Miguel Corporation at mga local concessionaires. Susunod po nating masasaksihan ay ang Kambingan Festival, Zombie Run at Christmas Bazaar
at ang pagtatayo ng Arts and Crafts o Pasalubong Center para ma-promote ang Made in Tarlac products. Tumungo po tayo sa vision plans for the next 3 years. Just recently, we conducted our first Executive Legislative Agenda, or ELA, planning session, where my 12-point executive agenda was presented. The ELA will be the blueprint for the programs and plans of my administration for the next 3 years. Halo po sa 12-point executive agenda ng inyong lingkod ang aking mga plano at programa na ipapatupad sa susunod na 3 taon. The first agenda is the institutionalization of an accountable, efficient, proactive, and disciplined local fiscal management. Sa ngayon, sinisikap nating ibalik ang tamang paggastos ng pondo ng bayan, gayon din ang pagpapaigting sa pangungulekta ng mga buwis at bayarin para sa kabangyaman ng lungsod. Sa madaling salita, tinitiyak natin na ang bawat piso na ginagastos ay nasa tamang paggagamitan at mabilis na aabot kung saan ito nakalaan. Tulad ng nabanggit ko na una kanina, masusing pinag-aaralan din ang mga kontrata at kasunduan upang matiyak na hindi madadaya o malilinlang ang taong bayan. Our second agenda is the promotion of a business-friendly environment to spur local economic development. To achieve this, we shall improve the bankability of the city through aggressive marketing and promotional initiatives like roadshows for Tarlac products. Ang ating mga piling produkto ay ating pauunlarin upang maging tanyag ang ating lungsod tulad ng Dagupan City na tinaguri ang Bangus Capital ng bansa at ng Baguio City na siya namang vegetable capital ng hilagang bahagi ng Pilipinas. Alinsunod sa ganitong estratehiya, ilulunsad natin ang isang progresibo at kaaya-ayang tourism development program. Third agenda is the sustained efforts to promote sustainable management of the environment through responsible waste and garbage segregation and disposal, including climate change, adaptation, and disaster preparedness. Para makamit ang layuning ito, pag-iibayuhin natin ang information at education campaign sa wastong paraan ng pagtatapon ng basura o ang tinatawag na waste segregation. Mahigpit nating ipatutupad ang anti-littering ordinance ng ating lungsod, gayon din ang Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act. Pag-aaralan at susubukan natin ang mga alternatibo at mas matipid na paraan ng paghahakot at pagtatapon ng basura. The fourth agenda is to provide better access to affordable and quality healthcare and other social protection programs for the poor and marginalized Tarlaceños. We need to increase funding on the health sector to be able to improve access to health care services for our people. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang PhilHealth Insurance Coverage, Libreng Butika at ang Angel Healthcare Program na paglalaanan ng pondo para sa hospital assistance, kasama na dito ang mga pasyente na nangangailangan ng dialysis treatment. Sisikapin nating makapagtayo ng ating City Laboratory at Diagnostic Center sa pinakamatipid na paraan upang agaran at maagang malaman ng ating mga kababayan ang kanilang sakit bago pa ito tuluyang lumala. Fifth agenda, we shall enhance access to quality education for poor but deserving students. Ang inyong lingkod
ay maigting ang paniniwalang kailangan nating mamuhunan sa mga kabataan, lalo na sa kanilang edukasyon. Marami po tayong programa at proyektong nakahanay para mabigyan ng dekalidad na edukasyon ang ating mga kabataan at mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Our sixth agenda is to improve the transport and traffic management of the city, where there shall be policy review on existing ordinances to ensure that our policies and plans are updated and responsive to our people's needs. Binuo po natin ang City Transportation and Traffic Management Group or CTTMG at sa maikling panahon, may mga mahahalagang panukala na rin silang naisakatuparan upang tugunan ang problema ng trapiko. Our seventh agenda, robust and mutually reinforcing collaboration with the private and third sectors to promote development on our end. Our commitment is to increase support to various private institutions and other civic society organizations. Palalawakin at palalakasin po natin ang pakikipagtulungan sa pribadong sektor at civil society organizations na kung saan napupunta sa taong bayan ang bunga ng kanilang suporta. Sa ating panig, palalakasin po natin ang suporta ng pamahalang lungsod sa kanila. The focus of our 8th agenda is on our local workforce. We will pursue aggressive representation with government agencies like TESDA and international organizations for the provision of relevant trainings for the unskilled labor force. Consistent with current market labor demands, we aim to facilitate opportunities that would keep our local labor force productive and active contributors to the growth of our local economy. Maglulunsad po tayo ng iba't ibang pagsasanay para sa ating mga manggagawa sa tulong ng TESDA at iba pang mga organisasyon. Magbubukas tayo ng mga bagong oportunidad para sa trabaho upang makatulong ang ating mga manggagawa sa paglago ng ating ekonomiya. Ninth agenda. In consonance with the pronouncement of His Excellency Rodrigo Roa Duterte for a relentless and sustained war against rampant sale of illegal drugs, we shall also heighten our local campaign against criminality and illegal drugs. Pag-iibayuhin po natin ang ating kampanya laban sa illegal na droga hanggang maging drug clear ang lahat ng ating 76 barangays. Our 10th agenda is to accelerate support for the agricultural sector, small cottage and medium enterprises to ensure food security, increase income, and higher productivity by promoting equitable economic development and provisions of opportunities and relocation of displaced local entrepreneurs through 3 experimental innovations. Tulad ng Sunday Flea Market, Night Market, at Street Food Alley. 11th agenda, we will strive to provide decent, durable, and climate-proof shelter for the homeless and informal settlers. Ang ating panglabing isang agenda ay disente at matibay na bahay na masisilungan ng pamilya. Isang simpleng pangarap na tila ba napakailap para isa sa isang ordinaryong Juan de la Cruz. Ang inyong lingkod ay nakikinig sa mga hinaing at hinagpis ng ating mga kababayang nasa laylayan. We will outsource funds for socialized housing projects and optimize the 20% allocation compliance by developers to Republic Act No. 7279 or the Urban Development and Housing Act of 1992 to address our backlog on shelter provision. Our 12th and last agenda is enhance physical or infrastructure development in our city, an agenda that cuts across all sectors.
Toward this end, we shall explore new trends in engineering, design, and technology, like the green energy, integrated emergency, and traffic monitoring command center. And the city sports complex, susi po ang matibay na pagkakaisa ng ehekutibo at ng sanggunian para makamit ang ating mga mithiin at mga pangarap para sa minamahal nating lungsod. Muli po, nananawagan ako sa sanggunian at sa lahat ng mamamayan sa ating lungsod na palakasin pa po natin ang pagkakaisa at pagtutulungan. Sa bagabay po ng Poong May Kapal, makakamit po natin ang ating mga malinis na layunin at tapat na hangarin para sa lahat ng mga Tarlakenyo. Magkaisa po tayo bawat oras sama-sama. Maraming salamat po.